Hey guys! Good evening! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong collegiate advocates na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVG and digital advocates. At eto nga, for today's video, ang atin po pag-uusapan ay patungkol po kay Paulo Quintis na kung saan meron po tayo nakita na hindi raw or tinatanggihan raw ng mga producers, directors, ilag na ilag ang mga producers, directors sa kanya ngayon. But before that guys, special shoutout po muna tayo. Medyo nakakamiss din na kayo po'y kamustahin ka OG. So shoutout and magandang gabi nga po sa ating mga legit subscribers na nanonood ngayon. Of course, dito po kina Sir Ivan Noel Pontenes. Ayan, good evening sa'yo. Kay Ma'am Mendoza Jovey, maganda rang gabi. And a shout out sa inyo. Samantala ngayon naman, dumako nga po tayo sa atin pong body taan. And unahin po muna natin pag-usapan ito pong patungkol sa naririnig ko po ngayon sa commercial po nitong si Vice Ganda and ni Mama Pau na kung saan ay parang may sabotahe nga raw pong nagaganap, no? Dahil sa GMA 7 ay hindi raw po pinaparinig yung Let's Eat and It's Showtime. Sa bagay kasi nga naman, ka-OG, di ba? Ay, tawag dito. Kasi ay wala namang meron pong endorsers sa kanila ng McDonald's. And wala po ang Tape Inc. dito ka-Ochi, kaya marahil daw ganon. And marami pong naiinis at hindi po nagugustuhan na bakit daw ganon. Sana maging patas naman daw po sila. Bakit hindi daw naririnig or tinanggal sa dia ang Let's Eat and It's Showtime, Collegiate Tabikad. So, masasabi po natin dito ay kung tanghali po, ka-OG. Ang alam kasi natin dito, pagdating po sa commercial, talagang kinakat po nila yan. Hindi kasi po pwedeng buo, ka-OG. Kasi ang 30 seconds lamang po na commercial ay libo-libo na po talaga ang halaga. Lalo na't bigatin pa po ang mga ito. Paulo Ballesteros and the Vice Ganda. Ka-OG, so mahalang bayad. Pero kung tatanggalin yung Let's Eat and It's Showtime, maaring dalawa lang naman po ang rason dyan. Ayaw nga po nilang iparinig yun dahil ang nasa kanila po ay Tape Inc. So kawawa naman ang Tape Inc. Iko-commercial pa talaga sa kanila, di ba? And then, ang pangalawa naman na reason na maaari po ka-legitarians is that sadyang kapag katanghali lang po pinaparinig yung Let's Eat and It's Showtime. Sa gabi ay yung Bogs and Kabogs, ka-OG. Pero kung tanghali nga po ang tinutukoy ng mga tao, kasi hindi naman tayo sumisilip na sa GMA. Hindi na tayo sumisilip sa Tape Bulaga. So kung tanghali yung tinutukoy po nila, baka nga yung unang option, yun po yun. Or unang dahilan na atin pong nabanggit. Maybe kasi ang nasa GMA nga ay Tape Inc. So, ang choice nila is that yung Bogs and Kabogs. So, kayo ba? Anong inyong palagaya dito sa umuugong ngayon na balita sa social media? Pa-comment lang po dyan sa ibaba. Pero yun nga, alam ko sadyang kinakat po talaga yan kasi nga seconds lang talaga ang binibilang sa commercial. Samantala, nais ko naman po muna ngayon ka-OG na bigyan ng reaksyon ang isa pong vlog or isa pong video na kung saan sinasabi nga po ka-OG na itong si Paulo nga raw po ay na-cancel culture dahil sa pagkalaban or sa paglaban niya sa TVJ, a collegiate advocate. So, dahil daw po dyan, na blind item pa itong si Paulo Quintis na inaayawan siya ng director and ng producer. So, pakinggan nga po natin ito ka-OG at bigyan natin ng reaction. Pero, kung masaya po ang buong Legit Dabber Cuts, meron namang isang tao dito po sa tape na hindi masaya. At ito po ay walang iba kundi si Mr. Paulo Quintis. Kasi marami po ang bulong-bulungan sa showbiz at ano pa nga ito ay na blind item pa ng ilang mga marites dito po sa YouTube tsaka sa Facebook na may isang magaling na aktor kasi kinoconsider po si Paulo as a good actor eh. Kasi lahat naman talaga or may pangalan naman talaga siya sa industriya ng showbiz. Kaso nga lang dahil po dun sa pangingin
palagi alam niya at kung ano-ano pang mga sinasabi niya na talagang palang karang alam mo spokesperson siya ng tape, siya yung nagsasalita on behalf of tape, kaya nagalit po ng todo sa kanya yung mga tao. So dahil po dito, sabi po ng ilan sa mga blind item na meron daw isang magaling na actor na nakailang failed relationship na may anak. Tapos sinasabi pa na parang nagkaroon po ng mga movies, no? At recently ay parang nauugnay siya sa kanyang co-host. So lahat po ng mga sinasabi po nitong mga blind item ay tumutukoy nga kay Paulo Contis, kung saan si Paulo po ay iniiwasan di umano ng ilan sa mga directors and producers po ng ilan mga projects. So kung matatandaan kasi kaninyo, meron pong proyekto tong si Paulo, diba? No, may proyekto po siya na kasama niya si Rian Ramos. Ayun. So pagkalabas po ng desisyon ng IPO PIL patungkol po dun sa trademark, kasabay po no na magkakaroon po sila ng press con kasama doon po sa kanilang papasok na movie. Pero nabalitaan niyo po ba na kumita man lang o tumabo man lang sa takilya? Hindi po, flop, no? Hindi talaga siya tinangkilik ng maraming Pinoy. Kasi nadamay tuloy pati yung mga kasama niya, si Miss Rian Ramos, si Miss Boots Anson Roa, na mga matitinong artista at mga premyadong aktres, ano? Tapos nadamay dito sa kabalastagan nitong si Paulo. So dahil po doon, eto na nga, si Mr. Paulo Contis nga po ay hindi na siya pinapansin ngayon. Imbis na may mga projects na nababagay talaga para sa kanya, ay hindi na po ibinibigay, kinakansela na. Ito yung isang pagkakataon or bagay na parang mapupurnada pa yung kanyang pambayad sa kanyang bagong bahay. Ay nako, Paulo, tuminutinu ka na. Tingnan mo na, nahimik po siya recently. So, ayun nga po, Kaligit Abricans, ang nilalaman ng kanya pong vlog ka-OG na kung saan nabanggit nga po dito yung kay Paulo Contis na tawag dito, movie with Rian Ramos. So, ito po ay noong ano pa eh, December 11 pa po showing yan. Pero wala po tayong balita, no? Baka nga maunahan pa po ng family of two ni Alden Richards na magkaroon po ng balita ng gross income. So, dahil daw po dyan ay nadadamay pa ang mga nakakatrabaho nitong si Paulo Contis. And baka po wala raw talaga ng sumugal ng mga producers kay Paulo Contis. Kasi hindi naman daw porke, sabi po sa comment section, ano, ay hindi naman daw po porke pinag-uusapan at mainit ang pangalan ngayon ay tatangkilikin na. So, marami na daw po kasi ang siyang ano ngayon, baga matatalinong mga netizen. Kumbaga dati pa, bad publicity is still a publicity. Ngayon ay kapag ka, ganitong issue kagaya sa TVG, ay never na daw po talaga susubukan na suportahan ang movie. Kaya after daw po nitong kanilang movie ay wala ng balita. So mukhang flop, ka-OG. And sa comment section niya, nagdagsa po doon ang mga comment na kung saan ay very deserve daw talaga ni Paulo Contis. Narito nga po ang ibang mga komento. So sabi dito, tama lang yan sa kayabangan niya at kawalang galang sa batas. Akala mo siya ang gumawa ng itbulaga, haha. Bawasan kasi ang kayabangan at kawalang respeto sa batas. Respect sana sa PBJ. Yan, matauhan. Sana naman, pinipili talaga na makuha ang trademark ng itbulaga. Dapat abaw na lang sila dahil na kay Henyo master na ang titulo ng itbulaga. Solid legit na wicked sa ko, God bless you all. Sabi naman dito ng isa ay karma is waving. You deserve it. So marami po talagang pumabor naman ano, na wala nang tumatangkap at ilag na ilag ang mga director, producers kay Paulo Contis. And about naman po din sa pagiging magaling na artista, hindi naman po ako tatanggi doon. Kasi lagi ko naman sinasabi sa inyo, mahusay namang aktor itong si Paulo. Bata pa lang ano na yan, child star na nga yan, ka-OGM, no? Pwede siya sa comedy, sa drama,
pwede yan sa mga heavy scenes. Basta ka-OG, mahusay ang actor. Pero ayun nga, eh, parang mas lamang yung naaalala ng mga tao na mga kalokohan po niya, ka-OG, tungkol sa babae, hindi pagsusustento, ngayon naman sa Itbulaga, kaysa sa nagawa niya sa showbiz. And ayun yung masaklap doon. Bilang isang artista na parang mas naiiwan sa taong bayan yung mga ganitong negative comments kesa po doon sa magandang nagawa mo bilang isang aktor, yung pagiging husay mo. Pagiging mahusay mo. So, natatabunan po talaga. Samantala, kayo ba ka-OG, anong inyong say about dito? Samantala, sabi naman dito sa comment ni Jen D. Hocus, maganda rang gabi eh. TVJ lang ang nakakagawa ng ganyan. Iba talaga ang original, di tulad ng kabila. Tape ink, bulagta. Kasi ang nasa isip lagi ay mag-isip ng masama sa kapwa. At kila Tito, Vic, and Joey. About po ito sa ano, no? Sa pagtulong ng TVJ and of course sa kanila pong Christmas party na naganap. Masayang-masaya nga po kasi sila, ka-Ochi. So ako kasama rin si Father Jeff and si Zombie, di ba? Ano po sila eh, marami sila. At nakakatuwa na nagkaroon po sila ng kasayahan, ka-Ochi. And pwede na rin na ano to, celebration, victory celebration, victory party po nila matapos sa mga sunod-sunod na magandang balita, ka-OG, patungkol sa kanilang laban sa titulong Itbulaga. Samantala, sabi naman po dito ka-OG ni Sir Manuel Ponce, magandarang gabi, Miss Gandara, good day and God bless muna. Sa tingin ko, ang isa pang reason kung bakit ayaw bitawan ng mga halos host ang yung title na Itbulaga at ayaw pa magsara dahil nga ang purpose nila ay gamitin pa nila yung show nila sa kanilang political agenda. Ang problema nga lang, eh, nakakarma na sila at minamalas. So, no comment naman po tayo about dito na pagdating po sa politika. Dahil medyo mabigat po talagang usapin ito, no? Pero marami po, ka-OG, na ganito po talaga ang mga nakikita. Kasi kagaya ni Yorme, siya po ay nasa Sugod Barangay, ka-OG, na kung saan, namimigay siya ng tulong, ng pera, di ba? Kaya nagiging maganda yung image niya na maaaring gamitin ni Yorme kung sakasakali na may balak siyang tumakbo. People are already shouting and chanting Yorme, Yorme, Yorme sa Gedli, ka-Uchi. So, kumbaga malaking puntos rin po talaga yon. Kayo ba, anong inyong comment about dito? Palagay na nga lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.